So ayun guys, welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to guys, eto, may mga manok dito. Ayan, 45 days chicken. So eto, halos nakakalahating buwan na tong mga manok na to. Pero nakita nyo naman talaga ngayon, oh, biglang lumaki na, naglaki na tong mga manok na to. At eto nga, talagang magana silang kumain, maganang uminom. At syempre, napakasigla. At eto naman guys, yung isang alagang baboy, piglet, dati. So ngayon, dumalaga. Hinihintay natin na lumaki pa para at least makita natin na maglandi. So dumalaga yung plano dito. Ewan ko lang guys kung magbago yung presyo ng baboy. Alam naman natin na talagang medyo maganda ang timing ng mga pag-aalaga ng baboy ngayong mga panahon na to. Kaya naman talaga napakarami natin mga katropa na tuwang-tuwa dahil 180 per kilo na ang live weight ng baboy dito sa aming lugar. At ito na nga guys. Ayan. So ito yung mga manok. Pero puntahan muna natin dito naman sa taniman ng sili. Ito guys, kasama natin si Daryl. So si Daryl ay talaga naman nakabantay, nagtatanim ng sili. So ito nga pala guys, unang araw ng pagtatanim ng sili dito sa backyard farming. At ito yung mga kapitbahay, oh. Ayan, ah. Anong pangalan mo, Noy? Talaga naman mga mahiya. Mga mahiya yung mga kapitbahay dito, ano. So ito guys, ayan, so itanong lang natin kung paano ba tinatanim tong mga sili na ano nila. Etong sili na to, ano, anong variety to? Ito mga ganitong sili. Mga bagyo sili. So ang ibig sabihin ng mga bagyo sili, yun ba yung pang ano, yung mga maliliit o mga malalaki? Mga maliliit, mga malalaki. Tapos usually, ang bagyo sili sa ano nahalo? Sa mga pangsigang o ano? Ha? Native na manok. Ay yung mga pang ano, pang ayan yung sili na ano, yung mga ayan. Pang ano ate? Ah, pang pabango. Ah, malalaki pong sili ito ate. Ah, ayan si ate kasi mayroong restaurant. Ayan. So yung mga estudyante sa kanya kumakain. Kaya talagang alam na alam niya. Si ate nga pala yung nagtanim na ito. Ayan. At ito, tumubo. So ito, kumbaga nabiyayaan ano. Talagang nagbigay ng sili. Kaya ito, itatanim na dito. So, ito naman, may sukat-sukat pala to, ano? Anong preparation yung ginawa nyo dito, bro? Anong preparation yung ginawa nyo sa lupa? Para, ano? Ah, binungkal nyo lang, tapos ano? Tapos pinaumbok. So, ang pinaka-ano dito, yung kailangan matanggal yung mga ugat-ugat, ano? Tapos, ito, ano, itong panukat na to, isang metro, isang ano to, isang ruler. Ayan. So, ang kahalagahan nito, ayan, so, ayan si ate nagtatanim. So, ang kahalagahan nito is para hindi magdikit-dikit, ano? Tapos, pag lumaki na, at least biglang nagkabunga, tapos mga dahon-dahon, sanga-sanga, pwelo sila sa pag-ano, kahit na medyo malapit sila sa isa't isa. Okay na ba sa tingin nyo yung distance na ganyan? Yung ganitong distance, ayos na, ano? Yung pagitan nila sa isa't isa. Etong ano na to, etong abuno na to, anong tawag sa ganito na violet na abuno? Puradan yan. Kuradan. Puradan. Puradan. Oo. So, ang ano yan, ano, para hindi pag-aray ng bulate yung mga ugat ng tinarim. Oo. So, ibig sabihin, eto, kapag inano mo to, kapag ginamit, anong main purpose nitong ano na to? Yung ano, yung pagtanim para hindi lumapit yung mga bulate niya sa ugat. Oo. Ibig sabihin na ba, tinanim yung sili, paano ginagamit yung abuno na to? Yan, kanto-kanto lang din. Ah, kumbaga, pagtanim ng sili, alam mo, eto, ano yun, si ate nagtatanim. Ayan. So, ito, sample. Isang tanim na ganyan. Tapos, ayan, so yan yung sample guys. Lalagay mo lang dito yung. Ayan, so magtutusok lang kayo ng apat. Para lang kayo naglalaro guys. Tapos, lalagay natin yung ano. Ah, kumbaga pa, ah, yung
marami rin palang ilalagay. Ano? Kumbaga, ikaw na lang yung mag-estimate, ano? Oh. So, eto, nakita nyo guys, parang ML lang, ano? Oh. Yung, ano? So, tapos yan, ayos na yung ganyan. So, enough na yan para at least, dun sa ilalim, hindi nagapangan ng, ano, ano? Ng mga uod, tsaka mga peste. Nakakaano rin yan sa mga peste. Oo, yung mga ugat, kinakain. Ayan. Kumbaga, para hindi kainin yung ugat-ugat ng sili. At saka, kumbaga, makabuelo siya, ano? So, eto na guys. Ayan. So, nakita nyo naman, may marami na. Sunod-sunod na yung natanim. At, eto, ang pagkatapos nyong magtanim ng ganito, anong next na gagawin? Didiligan na lang. Yung parang katulad nito. Ayan. Tapos, mga ilang araw para makabuelo sila na yung ugat na itong tinanim nyo na sili is buelo na dito sa lupa. Mga isang linggo lang. Maganda na. Tapos eto naman, okay ba talaga na sa hapon magtanim ng ganito? Oo, kasi kapag ano kasi maaga nagtanim ka, oo. Malalanta. Ah, kaya mas... Oo, maganda sa paghapon para maambunan. Oh, tapos may hamog-hamog pa sa gabi. Kumbaga makabuelo yung ano-ano, yung halaman. Ganda yung dahon. Talagang sulit na sulit ano. Ito. So ang bilis lang pala ano. Talagang ayun, nasa dulo na si ano, si Ate. Ang pinakaano lang dito yung preparation ng lupa ano, lalo na kapag maraming ano, ugat-ugat na ganito. Ang kagandahan dito sa lupa, talagang mataba, mayabong. Oo. So tamang-tama lang 'to kasi kumbaga hindi rin napupundo dito yung tubig ano kahit na umulan talagang pababa din yung tubig. Ayan. Saka maganda talaga yung arawan ng ano, na arawan talaga. Yung sili. Oo. Para hindi ano sa tubig. Isang pamilya na ano, tulong-tulong sa pagtatanim ano. Yan. So eto mga ilang no, ilang puno ng sili yung ano nyo, yung estimate nyo diyan sa tanim nyo. Mga 50 na puno. Kapag namunga yan panigurado, talagang marami na ano. May nakikita ako yung sili yung kapag namunga, mas maganda sa sili yung maraming sanga-sanga ano. Para at least hitik na hitik yung pamumunga. Talagang ano, sulit na sulit yung pagtatanim. Basta dito, alaga lang sa abuno, alaga lang sa ano, sa pataba. Talagang dire-diretso ang pagtubo na ito. Sa land preparation na ganyan, hindi naman mahirap ano. Tiyagaan lang. Talagang kailangan yung mga ugat-ugat, tanggal-tanggalin. Oo. Oh. Oo. Tapos talagang kamay talaga yung mas magandang gamitin ano. Talagang yun din yung isa sa mga ano ng mga farmers, talagang ano, kailangan talaga kamay, yung kapangyarihan ng kamay. Tapos, eto bro, ang kailangan dito yung parang ano no, yung parang shower ano. Tapos etong gamit nyo ngayon pa diretso lang ano. Kumbaga wala siya yung parang shower na pandilig. Anong tawag sa ganito dito sa Bicol? Rigadera. Rigadera. Ayan. So, eto, ang ganda ng tingnan, oh. May tanim na. Mas maganda yan kapag punong-puno na talaga yung ano, no? Yung itsura. Diba, nanay? Eto nga, guys. Ilang minutes pa lang to, ano? Pero, tapos na itong isang haba na to. So, ito, ilan yung natanim dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ano. So, ibig sabihin, etong dalawa, 30 na puno. Ayan. Ayos na yan. At least yung maliit na space, talagang kitang-kita yung mga tanim. Ano. Yung distance na ganyan, ayos na yan. Ano. Tamang-tama. At least, etong gitna, importante din to para at least makagalaw ng gusto yung tao ano yung sa pagdilig-dilig, paglalagay ng abuno, pag-aano ng mga halaman. So eto guys yung day 1 ng pagtatanim ano.
Ibig sabihin, day 1, bungkal ng lupa, paglilinis ng mga ugat, tapos preparation din sa pagtatanim ng sili. So, kaya palang gawin sa day 1 na maitanim na kaagad yung sili. Basta yung sili, guys, na itatanim ninyo is hindi pa buto. Ano? Talagang, anong tawag dyan? Seedling na ba yan? Kumbaga, halaman na talaga. Ano? At makikita nyo na kaagad yung resulta. So, parang naglalaro, pero at least, eto na, di ba? Kumbaga, araw na lang yung iaantayin mo at mamumunga rin yan, naman talaga yan. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Kaysa, mahirap yung ano, tumunga nga. Tapos walang aasahan, di ba? Di ba, Noy? Kailangan talaga sipag at tiyaga, ano? Ayun, kasi sa panahon ngayon, talagang ano, kailangan mong magsipag para at least ano, yung mga pagtatanim na ganito, at least, lumilipas yung araw, may nangyayari. May pwede kang asahan, di ba? Kaysa ano, waiting sa wala, di ba, bro? Ayan. So, at least yung sa mga ganito, pagtatanim. Dito kasi sa probinsya, kapag ano, kapag may taniman ka ng mga gulay, may pananim ka, tapos nabisto ka na may tanim ka na ganun, so, mas madali mong i-market. Hindi ka magkakaroon ng problema. Di ba, Noy? Tawa na talaga si Nanay, ano? So, eto, mga ilang araw lang to. Pagkalipas ng isang buwan, mamumunga na to, ano? Mamumulaklak na, at least talagang, ano? So, eto, taniman ng, ano, ng sili. Ayan. So, nakikita na natin, guys, talagang, ano, maganda. So, episode, day 1 natin dito sa pagtatanim ng sili. Ayan. Recap lang pala tayo sa pagtatanim ng sili. So, ang importante dito, una guys, malinis nyo yung lupa. Ikalawa is kailangan matanggal yung mga ugat-ugat. At syempre, kailangan ano nga ba tawag dyan? Yung pabubukulin yung lupa para ano? Pagpaplate ng lupa para at least mas maganda yung pagtatanim niyo, maging mas mabilis. Importante din pala guys yung ano, yung kailangan may measurement kayo, na ibig sabihin yung distansya, at least isang ruler o 12 inches ang pagitan, o 12 to 18 inches siguro para at least medyo mas maganda. Kung gusto nyo naman, kung medyo malaki-laki yung space ninyo, pwedeng 24 inches guys. So halos dalawang ruler. Pwede pang mas malapit. Ayun. So kung saan kayo mas komportable, ayan, kung saan nyo gusto. Pero eto, ayos na yung distansya na ganito. Okay na rin yan, para buhay lang nila. Oo. Tapos isa pa rin, kailangan parang maging mas mabilis yung pagtatanim nyo guys, is kailangan tumubo na yung ano, yung seedlings. Para at least, talagang ano, kitang-kita nyo na puno na talaga guys yung itatanim ninyo. Mahirap pa rin kasi na ano, yung isasabayin nyo, tapos itatanim nyo na kaagad yung buto. So, yun talaga, ang mga seedlings talaga nito, pinatutubo muna ng magkakasama, tapos saka nyo itatanim ng katulad na itong ginagawa nila. Ayun. So, eto nga, kasama pa rin dito yung baby. Ayun, oh. Oh, ano. Tapos na? Tapos nang magtanim? Kapir. Talaga na. Ayun, nahiya. Ayun. So, eto guys. Ayan. So, yan yung episode 1. At saka guys, importante rin pala guys, meron kayo yung ano, yung parang, anong tawag yun? Higadera ba yun? Higadera. Kasi nga guys, para at least pagdidilig din nyo, maging mas madali at saka mas mabilis. At yun talaga guys, yung ginagamit sa mga halaman. Tapos isa sa pinaka-importante na dapat natin gawin sa pagtatanim guys ng sili, ay yun palang ano, yung kulay violet na na abuno. Ang tawag dito bro, ano? Kuradan. Hindi po yan ang abuno. Anong pang ano yan? Parang anti-insecto lang din yan. Ah, kumbaga sabi sa atin, hindi pala to abuno. Kumbaga parang pang kontra lang sa mga insekto dito. Ang ginagawa nga pala dito guys is halimbawa nagtanim tayo ng sili na katulad nito. So 1, 2, 3, 4 lalagyan natin ng apat na butas na ganyan. Tapos dun sa butas na yon is lalagyan natin guys yung kulay purple na yon. Ang tawag dun bro ano? Kuradan. So, yung kuradan, nakakatulong para at least hindi lumapit yung mga peste, mawala yung mga uuhod, at syempre makabuelo yung ugat, ano?
Ayun. So, yun guys, ito. Ganda ng tingnan, no? Ayun. So, ito na guys, habang si ate ay nagdidilig ng ano, na ang si ate ay nagtatanim, si kuya naman nagdidilig ng ano, ng sili. So, dito sa isang haba na to, mga ilang metro to, boss? Yung ano na to? Plot? O, plot. Ang haba. Hindi matanda, ano. Pero 15 na ang isang haba, alas 15 na taniman, no. Tapos isang ruler, so parang 15 feet. Ayan. Mga 15 to 18 feet yung haba nito, guys. Ayun. So ganyan lang kasimple yung pagtidilig. Talagang ano. At least mas maganda 'to, ano, tulong-tulong yung magpamilya habang nanonood si ano, si Nunoy. Ito naman yung mag-asawa na ano, nagtatanim. So magandang ano to guys, magandang panimula. Ayan, mas maganda yan yung ano, yung pagtatanim ng mga iba't ibang klase ng gulay. Ayan. So ilang araw lang yan na aantayin at may makikita ng resulta dito sa mga pananim na to. Dito pa rin guys sa kanima ng sili na natin. Anong pangalan ni Nonoy? Ano? Kasama natin si Nonoy. Kasama natin guys si Naring. Si